Magandang araw mga ka-TFT. Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Martes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng O Millionaire. Manalo ng hanggang 50 million dirhams sa halagang 25 dirhams lamang sa raffle ng O Millionaire. Huwag nang magpahuli at pumili na ng inyong green certificate para sa inyong pagkakataong manalo ng tinaguriang greenest draw on earth. Pumunta lamang sa www.omillionaire.com. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. Limang expat arestado matapos i-share ang video ng operasyon ng Dubai Police sa social media. Halagang 50,000 dirhams ipamimigay sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Sharjah. Pope Francis nagpaabot ng pakikiramay sa pagkamatay ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Maggie Wilson, ibinunyag sa social media ang detalye ng umano'y affair ng kanyang dating asawa. Herlyn Budol, emosyonal matapos makita ang kanyang house and lot sa unang pagkakataon. At para sa mga detalye, arestado ang limang katao matapos i-share sa social media ang video ng operasyon ng Dubai Police. Laman ng video ang pag-aresto ng Dubai Police sa isang babaeng hinihinalang sangkot sa prostitusyon sa isang hotel sa Dubai. Mula Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Tanzania at Uganda ang mga suspect. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpo-post sa social media ng anumang operasyon ng mga police sa UAE. Kinasuhan na sila ng defamation at breach of privacy. Samantala, nagpaabot ng 50,000 dirhams na tulong ang gobyerno ng Sharjah para sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding pagbaha sa kanilang emirate noong nakaraang linggo. Matatandaang daang-daang pamilya ang i-force evacuate matapos ang sunod-sunod na malakas na pag-uulan na nagdulot ng matinding pagbaha. Naglabas ng advisory ang National Center of Meteorology o NCM na pinag-iingat ang mga nakatira sa flood-prone areas, lalo pat posible pang makaranas ng pag-uulan sa bansa hanggang sa August 17. Para sa detalye ng iba pang mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Dubai Headquarters, sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako si Justin Aguilar. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.